Ang galing ah, inagawan mo pa ako ng tambayan ah. Magaling araw na, ba't di ka pa matulog? Pasok ka na dun sa loob. Wala. Iniisip ko na si Bobby. Laki rin pala galit niya sa akin. Masaya pa nga siya nung namatay ako. Ito naman. Okay na yun, huwag mo naisipin yun. Alam mo ang mahalaga ngayon. Alam mo sa sarili mo na nagkamali ka, may natutunan ka dun. Okay na yun, relax. Mali? Ano bang ginawa kong mali? Yung kay Brando, tsaka yung dun sa Bobby, o dun sa lahat ng mga taong inapi mo at ginawa mo ng kasalanan. Yung Bobby na yan ah, wala ang utang na loob. At kung may pagkakamali man ako, dahil nagtiwala ako. At yung Brando yan, wala naman akong kasalanan sa kanya eh. Eh ano yung ginawa mo kanina? Wala. Sinabi ko lang yung kailangan niya marinig. Eh halos maluha-luha ka pa nga eh, kitang-kita ko eh. Bakit? Pag may iniisikam ko ba, hindi kayo iyak kung kinakailangan? Ano ibig mo sabihin? Palabas lang yung kanina? Well, kasi si Brando, siya ang una kong misyon. Kung napatay man siya kanina, palpak yung misyon ko. But I don't fail. I'm a winner. Sama talaga ng ugali mo eh, no? Pero napaniwala mo kanina. Buhay naman tayong lahat ah. Ano pa reklamo mo? Namatay ang anak ni Brando na dahil sa'yo. Namatay ang anak ni Brando. Dahil in the first place, hindi dapat siya nag-anak. Kung hindi mo kaya buhayin, kung hindi mo kaya bigyan ng maayos na buhay, kung hindi mo kaya ipagamot habang may sakit, bakit pa siya nag-anak? Ang ibig mong sabihin, yung tatay ko, ano, mali na nagkaanak siya dahil wala siyang pampagamot pag may sakit ang kapatid ko? Ganun ba yun? Oo. Pero alam nyo, swerte nyo dahil dumati ako sa buhay nyo. Kung may pagkukulang man na tatay nyo sa inyo, pwede mo namang gawa ng paraan eh. Basta, tutulungan mo lang ako. Kuha mo. Kaya ako po kayo pinatawag. Dahil gusto ko lang ipaalam sa inyo, as of this morning, nahuli na po ang taong pumatay sa ating pinakamamahal na si Madam Ana. Sir, sino daw po? Ang driver niya. Alam ko, marami sa inyo nalungkot at nagulat sa nangyari kay Madam. But with this development, we can now finally leave the past behind. At maaari na rin nating harapin ang ating future bilang isang kumpanya at isang pamilya. Si Kevin, nakikipaglaro. Halika na! Halika na! Teka, huy! Saan? Eh, diba nga, may lakad tayo para sa misyon ko. Diba yun yung pupuntahan natin? Natin? Yung mission mo? Sandali ah, lalakad ako mag-isa kasi kailangan ko maghanap ng trabaho. Kailangan ko kumita ng pera para papagamot sa kapatid ko. Ano? Teka, di ba ako na nga magbibigay nun? Ang importante, ang mission ko. Anong mission? Hanapan natin yung mga nagawa mo ng mali, ng kasalanan? Eh, di ba nga, wala kang ginagawang kasalanan? Oo, wala. But apparently, iba ang opinion ng tagabantay. So, kailangan natin hanapin yung mga tao na allegedly inapi ko at ginawan ko ng kasalanan. Hindi. Ayoko na. Nagbago ng isip ko, hindi na kita tutulungan. Dahil para sa akin, hindi ka bagay sa langit. Ang yabang mo naman, parang ikaw sa langit ka pupunta. Ilang tao na ba iniska mo? Hoy, naluloko man ako ng tao. Hindi umabot sa kailangan may mamatay, ano? Really? Talaga lang, ha? Paano ka naman nakakasigurado? Eh kung ako nga nagsisante lang ng tao, ganun na nangyari. Eh ikaw pa? Talagang naluloko ka ng tao? Nangi-scam? Paano kung yung isang niloko mo, kailangan talaga ng pera? Paano kung may anak din yun na may sakit?
Naisip mo ba yun? Ikaw na nga nagsabi. Yung maliit na bagay para sa atin, pwedeng maging malaki para sa iba. Alam mo, wala kang pwedeng ipagmalaki sa akin. Kasi kung masama ako, mas masama ka. Lumayas ka. Lumayas ka! Oo, lalayas ako! By the way, you're fired! Kuha mo! Mo, kailangan talaga ng pera. Paano kung may anak din yun na may sakit? Naisip mo ba yun? Ikaw na nga nagsabi. Yung maliit na bagay para sa atin, pwedeng maging malaki para sa iba. Alam mo, wala kang pwedeng ipagmalaki sa akin. Kasi kung masama ako, mas masama ka. Dami ng binuhat natin. Pagkatapos, 20 pesos lang ibibigay. Minsan, okay na to kaysa naman sa wala. Ay nga pala, Pinsan. Hindi na ba tayo tutuloy sa trabaho kay Ana? Bakit, alam mo, wala akong tiwala doon sa kutong lupa na yun eh. Pero huwag ka mag-alala, Pinsan. May niluluto akong racket. Maganda to. Pinsan, naisip ko, maglegal na lang kaya tayo simula ngayon. Minsan, legal naman itong ginagawa natin, ah. Ang ibig ko sabihin yung huwag na tayong rumaki. Totoo lang, tinamaan ako dun sa nangyari dun kay Brando. Diba, sinisati siya nung Ana. Kung tingnan mo naman nangyari sa kanya, paano pa kaya yung mga naloko natin sa mga racket natin? Bagay, si Lola naman malakas pa eh. Kahit na matanda na yan ba? Malakas pa yung sa kalapaw. Ang iniisip ko lang, ikaw. Eh kasi kahit na magkanda, kuba-kuba na tayo sa kakabuhan, hindi pa rin sapat yun para sa pagpapagamot ni Kevin. Tama-ganap akong trabaho. Eh kung si tatay nga, pipilay-pilay, nagsusunikap nga. Nakumita ng patas, ako pa kaya. Okay, pero ano namang trabaho? Ate, si Ana. Akala ko kasama mo. Ano eh? Hindi. Abay, saan magpunta yun? Kanina pa namin hinahanap eh. Naku, bakit kinidnap, tay? Naman. Ay, hindi. Ano, si Ana kasi umalis na siya. Ha? Bakit daw? Eh, wala. Ano, kasi ayaw niya na dito. Gusto niya na umalis, kaya yun, hinalayaan ko na. Ate, ba't di mo siya pinigilan? Wala naman siyang uwian eh. Kuwawa naman siya. Ana. Ana.
sinusundo mo na ba ako?